Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon po, tayo ay magluluto ng minatamis na kamoteng kahoy. Tara, samahan niyo po ako. And please don't forget to like, share, and subscribe and comment down below para updated po kayo sa aking mga video. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po, tayo magluluto ng minatamis na kamoteng kahoy. So, ang ating mga ingredients, kailangan po natin ng kamoteng kahoy. Ang ating gata. At saka asukal na pula. At saka condensed milk. Naglalagay po ako ng condensed milk kasi hindi ko po nilalahat ng asukal. Para medyo yung tamis niya, hindi din siya po nakakaumay. So, ngayon, ang ating gagawin, dahil ang ating mga kamote ay napakalaki, so, kailangan po natin itong tiwain para magkasya po sa aking kaldero. Ito lang po yung aking kaldero. So, maliit lang siya. So, kailangan, ito okay na po ito, maliit siya. Kaya na po siya dyan. Ito, malaki. So, kailangan po natin siyang tiwain. Para kumasya po siya. Kailangan po, magpapakuluan po natin muna ang ating kamote, kamoteng kahoy. So, kailangan natin hiwain. Papakuluan tayo ng kamoteng kahoy. Ang dami, hindi magkasya. Ang dami kong kamoteng kahoy. Hindi na siya kasya. Papakuluan na po natin at kailangan natin palambutin ito. So, lapitin po natin. So guys, tingnan na po natin ang ating pinakulong kamoteng kahoy. So, medyo matigas pa po siya. Konti pa po. Mga 2 minutes siguro. Kasi lulutuin din po natin ito sa gata. So, hindi dapat masyadong duro. So, 2 minutes, kaya na po ito. Okay, takpan po natin ulit. Hintayin po natin ulit siya. Malambot. Lumambot po. Okay guys, after 2 minutes, check na po natin ang ating kamoteng kahoy. So, medyo malambot na po siya. So, kailangan na po natin siyang i-drain at saka kailangan natin siyang palamigin at saka hiwain. Ngayon guys, okay na po yung ating kamoteng kahoy. So, naidurog ko na po ito. Ngayon, mag-i-start na po tayo sa ating pagluluto ng minatamis na kamoteng kahoy. Handa na po natin ang ating lutuan. So, ngayon, papainit na po tayo. Ilalagay po natin ang ating gata. Guys, haluin lang po natin ang ating gata. So, ngayon po, ilalagay na po natin ang ating asukal na pula. Ito po. Mga 5 minutes po, kailangan natin itong lutuin maigi ang ating gata. After 5 minutes, ilalagay na po natin ang ating kamuting kahoy. Okay.
Lagay na po natin to lahat. So, ang dami pala. Ang dami pala ng kamoting kahoy natin. So, haluin po natin at saka durugin po natin siya. Hanggang siya ay madurog. Haluin lang po ng haluin. Saka madurog. So, ngayon kailangan muna natin tikman kung matamis ba siya o nasobra natin ng asukal bago natin ilagay ang ating condensed milk para matansya natin kung gaano kadaming condensed milk ang ating ilalagay. So, tikman po natin. Tama lang po siya. So, ngayon, ilalagay na po natin ang ating condensed milk. Ubus na natin to ang ating condensed milk. Ngayon, antay po tayo ulit ng 5 minutes at saka ready na tapos ang ating minatamis na kamoting kahoy. Hi guys! Luto na po yung ating minatamis na kamote. Thanks for watching. Hanggang sa susunod ko pong video. And please don't forget to like, share, and subscribe para updated po kayo sa aking mga latest video. Salamat! Bye!